Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Anong klaseng presidente ng Pilipinas na may namatay na wala pang pakialam? Na 59 yung pinapasok na wounded sa ospital for medical treatment, walang pakialam. Na 10 araw na umiiyak yung mga tao, walang pakialam. Wala kang kwentang presidente, BBM. Kaya you have to be replaced. You have. Actually, mali yung sinisigaw sa rally. Mali. Kaya ayoko matend ng mga rally. Kasi hindi ako sang-ayon na sa sigaw na BBM resign. No? Sorry ha. Hindi ako sang-ayon sa BBM resign. Ako sang-ayon sa BBM, you are fired! Terminated! Yun sa akin. Dalhin mo ito sa corporate setting o kahit saan, kahit sa gobyerno, pagka ikaw, inutil ka, incompetent ka, ano sasabihin sa'yo? You're fired! Because you are a waste of money. Company's money, people's money, whichever money, you are a waste of people's time, effort, money. Nakaka-stress ka pa. Nakaabang at nai-stress na sa mga nangyayari si Captain Dado. Dahil napakadami ng mali, may mga nasawi na at patuloy na nasasaktan sa KOJC. Pero walang pakialam si BBM. Kaya naman, napakawalang kwenta niyang Pangulo. At ayon kay Captain Dado, ay hindi dapat Marcos resign ang isigaw, kundi BBM, you are fired. Dahil taong bayan nagpapasweldo sa inyo. Dahil kahit saan ka magtrabaho, kapag ikaw ay inutil, ay tatanggalin ka sa trabaho. Katulad ng dapat gawin ngayon kay BBM. Anong klaseng presidente ng Pilipinas na may namatay na wala pang pakialam? Na 59 yung pinapasok na wounded sa ospital for medical treatment, walang pakialam. Na 10 araw na umiiyak yung mga tao, walang pakialam. Wala kang kwentang presidente, BBM. Kaya you have to be replaced. You have. Actually, mali yung sinisigaw sa rally. Mali. Kaya ayoko matend ng mga rally. Kasi hindi ako sang-ayon na sa sigaw na BBM resign. No? Sorry ha. Hindi ako sang-ayon sa BBM resign. Ako sang-ayon sa BBM, you are fired. Terminated. Yun sa akin. Dalhin mo ito sa corporate setting o kahit saan, kahit sa gobyerno, pagka ikaw, inutil ka, incompetent ka, ano sasabihin sa'yo? You're fired. Because you are a waste of money. Company's money, people's money, whichever money, you are a waste of people's time, effort, money. Nakaka-stress ka pa. What kind of president are you? Sorry BBM ha, pero real talk lang eh. Galit ako talaga eh. Binoto kita eh. I'm so disappointed in you. You incompetent BBM. I'm so disappointed. Ayoko magpolitika eh. Pero real talk lang ano. Binigyan ka ng pagkakataon na ibangon ang pamilyang Marcos. Kasi kami, inabutan namin yung tatay mo. Bata ka pa. Bata pa tayo. No, nag-abot-abot tayo. Konti lang, isang araw lang ligong lamang mo sa akin eh. Kumbaga sa ano, dapat ako na lang ang presidente, hindi ikaw eh. Hayop ka. Sinayang mo eh. Sinayang mo. Imagine, ang dali-dali namang patakboy ng Pilipinas eh, kung matino ka eh. If you have the right people. Pero yung mga tao mo, paano yung mga gago eh. Shit na, nakakainis. Sorry, nakakainis. Ang ano doon, you have to... Sinayang mo yung ano namin eh. Yung tiwala namin. Betrayal of public trust. Yun yung issue. Betrayal of public trust. Yun yung generic. No? Generic. Betrayal of public trust. Eh, nagsisinungaling ka. Kung saan sa ka pumupunta. Ilang biyahe ka na. Ang sasarap ng kinakain mo. Naghihirap yung mga tao. No? Hindi mo sinasolve yung problema. Ayan, baha na naman. Pero may 5,500 ka, 1 billion a day na flood control projects. Ano inuhukay nyo dun sa KOJC? Hanip ka? Incompetent. Sa akin, you are fired. Eh, ang sigaw sa maisog eh, dyan sa mga rally eh, resign. Ba, may option ka pa? Sasabihin mo,
Ayoko. Ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Ha? Kapal nyo, ha? Binoto ako ng tao, 31 million. Ang susunod na eleksyon, 2028. Kung gusto nyo, impeach nyo ako. Kung ma-impeach nyo ako, ayoko mag-resign. O, anong gagawin nyo? Kaya kung di boto doon sa BBM resign, ang gusto ko, BBM, you are fired. We, the Filipino people, sinesesante ka namin. Punta kayo sa private sector, government sector, pagka kunyari may board of directors, tayo yon, board of directors, stakeholders tayo. Mga kababayan, dapat alam nyo yung saan tayo lalagay. Hindi yung nakayuko kayong ganyan, takot-takutin lang kayo, takot na kayo. Itong mga animal na to, presidente, down the line, nananakot lang yan, pumuporma-forma lang yan. Senate, Congress, you will be cited for contempt if you do not say anything. If you do not answer the question, yes or no? Yes or no na lang, ha? Yes or no lang. Puta yung mga taong yan. Gago. Mga ano eh, namumuwalan sa power, no? Mga umuusok sa power nila. Samantalang, bumalik ka ng ilang buwan, pengi bang, pwede, boto nyo ko. Sige, boto nyo ko, ha? 200,000 boto, kung makaasta, kukwestiyonin ng ang vice president na 32 million ang boto. Mga hinayupak eh. Ay, nako, kaka-stress kayo. Yan. Okay, so, nasaan tayo ngayon? Kung hindi magsasalita si VP Sara na given ang presidente ay palpak, kasi ang tanong ng taong bayan, saan tayo aasa? Saan tayo pupunta? Siyempre, ang numero unong sagot, si Sara. Kasi same vice eh. Now, kung si Sara ay hindi magsasalita, yung sinasabi ko sa vlog, sooner or later, by DNA, o kaya by natural act, no? Natural act, within the population, may tataas, somebody will have to rise. Given yan sa history ng human beings, no? Mankind. Somebody will rise up to pick up the helm of leadership to defend the people. Yon. Now, ayaw natin gawin yon. Tama si VP Sara nagsalita sa KOJC. Nagulat lahat. Okay? So, nung sinabi niya na patawad, peaceful, etc. Pero may laman yung kanyang sinasabi, ay ano na yan, marching order na yan para sa lahat. So, iwasan natin yung confrontation. Okay. Ngayon, marami akong gusto sabihin eh. Pero ang ginawa kong title, Redemption. Why? Because Sara Duterte, the Vice President, humingi ng tawad sa inyo. Humingi ng tawad sa KOJC. In fact, sa buong nation, siya humingi ng tawad. Sa buong Pilipino, humingi siya ng tawad. Such that, naniwala siya sa unity team, kaya kinumbinsin niya ang mga tao na iboto yung unity team, tsaka continuity, no? Na, yung pala, budol, no? Kaya, parang Gloria Arroyo, no? I am sorry, no? So, that's why, kung titignan yung definition ni Commander Google ng what is redemption, meron ko na na, sana yun. What is redemption? Ang sabi, it is the act of saving or being saved from sin, error, or evil. More redemption, God's plan for the redemption of this world, of his world, parang in a sentence. Or the action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing a debt. So, maganda yung pangalawa, no? Regaining something. People of the Philippines, it's not only Sara Duterte who should
talk about redemption, na I am sorry, ganito, ganyan, ganyan, inamin niya may kasalanan siya. Sara Duterte is talking about redemption. BBM, you're supposed to also to redeem yourself. There's always a chance for redemption. No? Ano yun? As the president, no? As the president, itigil mo lahat yan. Magsalita ka. It will show you are in control. Still in control. Sabi mo, Marbil, o kaya DALG, hindi, dumiretso ka na. Commander-in-chief ka, dumiretso ka na. Marbil, tigil mo na yan. Tore, lahat kayo, alis kayo dyan. I'm giving you 1 hour to vacate the premises. Ganon. Ganon dapat. Kung kahit papano, matutuwa yung taong bayan sa'yo. Pero matigas ang ulo mo, mayabang ka, ah, hindi mo gagawin. Paano mo mare-redeem sarili mo? Matatanggal ka sa pwesto. Sinasabi ko na yan. Piso, advice ha. 5 piso na yung utang mo sa akin, BBM. Matatanggal ka sa pwesto. Okay? Mamaya, kwento pa ako eh. So, the Filipino people na bumoto kay BBM kasi naniwala kay BP Sara, ako, naniwala ako eh. Naniwala ako sa sarili kong assessment na si BBM, di yung magkakamali. Because nagkamali na yung tatay eh. So, he will try to redeem yung pangalan nila. Imagine yun yung premise ha, kaya ako iboboto yan. Never mind si Sara Duterte na wala kang kasalanan sa akin, Sara. Inday, Sara, wala kang kasalanan. Love you. Wala kang kasalanan sa akin. Bakit? When I voted for BBM, I made the decision. One, Marcos yan, problema, tatay, so many years na ano, may atrocities, etc. May utang na loob yan kay Duterte, nilibing ng tata, ni Duterte, yung tatay niya sa libingan ng bayani na ilang dekada na hinayaan. Putang, Duterte spent political capital para lang matapos yung controversy na yan. Libingan ng bayanin tatay mo. And then, hindi mo sisirain ang pangalang Marcos kasi ibabangon mo to new heights and leave a legacy that you are better than your father. Probably the best president, better than father and Duterte father. Dalawang father yon. Kasama mo si Inday. Kaya nga, pangatlo, sabi ko, maraming ginto to eh. Alam ko yung last will and testament ng tatay mo eh. Noon nasa Intel ako eh. No, nasa Nika pa ako noon. Pucha, i-implement nito yung ano niya, yung last will and testament ng tatay niya kasi kinakailangan. Isang presidente na Marcos, yung matanda na Marcos, yung sibling na matanda, yung banker, yung kaya ka pala ikot ng ikot, ano? No, kung saan ka bumiyay, doon may mga ginto eh. Tapos, oh, pati Belgium eh. Ano gagawin ng Belgium sa atin? Wala, inikot mo. Lahat, inaasikaso mo. Kaso, frozen. Lahat, dahil sa Amerika. Ay, kaya pala may EDCA tayo, no? Bumigay ka. Binenta mo tayo. Binenta mo yung Pilipinas. Yung, kaya ko inaano eh. Baka sakali pumasok yung ginto mo at makinabang ang Pilipino. Because 55%, if I remember right, 55% of all that gold, all the trillions of dollars will go back to the Filipino people in form of foundation projects. Eh sabi ko ba, okay na okay to. Sige, boto ko na to. Ayun, kaya Inday Sara, wala kang kasalanan. When I voted for BBM, it was my own free will. My own analysis, binoto ko siya. Ewan ko sa ibang Pilipino. May ba kayo iba sinasabi, hati-hati tayo dito. In the absence of a good leader, a new leader will emerge. And that is you, Inday Sara. No? Nagka-clamor yung tao para sa'yo. Presidente Bongbong Marcos, may issue na pagkabangag, may issue na palpak, corruption, everything, nagpapasarap lang. Gusto, prolong yung power niya, gagayain, footprint ng tatay niya. So, problemado ang bansa. And in the absence ng Presidente Marcos,
na tapusin niyang PNP, in fact, na dead-dead mapa siya. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising. Bayan ko, gumising ka. Nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan. Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo, kapal na mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse. At hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapin ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin Malacanang, nilis sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?